Sa video na to, pag-uusapan naman natin yung formula sa Microsoft Excel. So ano nga ba ang formula? Instead of using calculator to perform mathematical calculations, pwede tayong gumamit ng Excel tools para gawin yung task na yon. The equation used to calculate the reference or the values in the cell in Microsoft Excel ay tinatawag nating formula. Ang formula ay gumagamit ng number or cell reference to perform mathematical operations or mathematical calculations such as addition, subtraction, multiplication, and division. Ang formula sa Excel is consist of two components. So meron tayong tinatawag na operator at operand, or operand and operator. Ano yung operand? Ang operand, ito yung number or cell reference. Ang operator, ito yung symbol na nag-i-indicate kung ano yung ipe-perform natin na mathematical operation dun sa operand. So dito sa Microsoft Excel, pag gumawa tayo ng formula, kailangan natin simulan siya ng paglalagay ng equal sign. So example, gusto natin kunin yung sum ng dalawang number, kailangan pag gusto mong mag-create ng formula, magsisimula ka ng equal sign. Ano ang ibig sabihin ng equal sign? Sinasabi natin sa Excel, pag nilagyan natin na equal sign, na ang ilalagay natin dito is a formula at hindi lang ordinary lang na number or hindi lang ordinary or hindi lang numeric values ang ilalagay natin, kundi isa siyang formula. Pero bago ako gumawa ng formula, kailangan alam muna natin yung levels of operator or yung tinatawag nating levels or levels of precedence. Okay, yung order ng mga operators. Okay, so siguro familiar naman tayo sa PEMDAS. Okay, ano yung PEMDAS? So yun yung parenthesis, exponent, multiplication, division, addition, and subtraction. Dito sa Excel, ito yung order niya. So number one, priority, or yung nasa level of priority natin, number one is yung parenthesis. Pangalawa, yung exponent, yung multiplication and division, nilagyan ko ng ganyan kasi ibig sabihin, parehas lang sila ng priority or priority level. So, kung sino yung mauna sa kanila, pwede kasi parehas naman sila ng level, yung multiplication and division, at pang-apat naman natin yung addition and subtraction. So, dito sa Excel, yung pagbasa niya is from left to right. So, mag-uumpisa sa left, papunta sa right. So, example, meron akong formula na ganito or equation na ganito. Equals, then meron ako ditong 5, okay, plus 2 times 3. So, 5 plus 2 times 3. So, kung titingnan natin yung operators natin, gumagamit tayo dito ng addition at saka ng multiplication. So, kung titingnan natin yung priority or yung levels of precedence natin para sa operator, mas higher or mas nauna yung multiplication over the addition. So, although sa Excel, ang ginagawa is kinakalculate niya from left to right. Okay, pero susunod siya dun sa levels of precedence natin ng operator. So, ang mangyayari dito, hindi muna 5 plus 2, kundi 2 times 3 muna kasi mas higher yung multiplication. So, ang magiging result natin dito, 2 times 3 is 6 plus 5, so we have 11. So, yun po yung ibig sabihin nun. Okay, yung multiplication and division, since pareha sila ng level. So, for example, we have here 5 divided by 2 times, okay, we have here 5 divided by 5 times, okay, 3. So, since magkaparehas ng level yung multiplication and division,
Pero nauna si division, kung titingnan natin siya, pagbabasahin natin from left to right, nauna yung division over multiplication. So since parehas naman sila ng level, okay, so susundin natin yung left to right. So kahit alin yung mauna, multiplication or division multiplication, since parehas naman sila, so left to right ang masa ni Excel dyan. So 5 divided by 5 is 1 times 3, so we have 3. The same also para sa addition and subtraction. So, kung sino yung mauna sa kanila. So, for example, we have 4 minus 2 plus 3. Okay. So, since nauna dun sa atin sa PEMDAS is addition then subtraction. So, dito nakakita natin subtraction muna bago addition. So, since pareha sila ng level, left to right din yung gagawin niya. So, 4 minus 2 is 2 plus 3. So, we have 5. Paano naman pag mahaba yung aking equation? So, for example, meron ako dito equals 5 plus 2. Okay, then we have here times 3. Pero, ang gusto ko kasi mangyari, gusto ko muna, sir, ma-add muna yung 5 and 2 bago ko i-multiply sa 3. Pero kung susundin kasi natin, sir, yung rule, mauuna yung multiplication over the addition. So, ano kaya ang pwede kong gawin para mag-add muna bago mag-multiply? So, pwede natin siyang i-enclose or gamitin natin yung parentheses. Kasi ang parentheses, yan naman yung first priority natin. So, sa PEMDA, so parentheses muna yung mauna. So, ganito ang gagawin natin para mauna muna yung pag-add bago yung pag-multiply. So, 5 plus 2, we have 7 times 3, we have 21. So, ibig sabihin, kung gusto mong ito muna mauna, so, pwede mong gamitin yung parentheses. So, going back dito, ang gusto ko mangyari, sa example natin, kukunin natin yung sum, yung difference, yung product at yung quotient. Okay. So, meron tayong number 1 dito at number 2 at gusto kong kunin yung sum, difference, product, and quotient. So, ang gagawin natin, sabi ko nga, pag nag-uumpisa tayo at gumagawa tayo ng formula, sisimulan natin sa equal sign. Dito sa Excel, hindi natin kailangan i-type dito yung 40, yung value. Okay, then ilalagay natin dito yung operator na addition din 10. Okay, okay naman yung ganito kasi 40 plus 10, so 50 tama naman. Yun nga lang, the problem with this kind of formula is nilagay kasi natin dito yung mismong value dun sa cell. So, ang magiging problema natin dito, paano pag i-change ko ito from 40 at gagawin kong 30. So, hindi po nabago yung formula natin dito. At babaguhin lang natin to dito, yung 40 to 30, tsaka pa siya ulit magbabago, which is, hindi siya convenient. So, dito sa Excel, para magawa natin na automatic din, yung formula natin, magbabago yung result kung may babaguhin tayo sa number is, kailangan pag gumawa ng formula, hindi natin ilalagay yung mismong value ng value doon sa cell. Pwede lang natin gawin yung ilalagay natin yung value kung hindi na talaga nagbabago yung value or constant yung value na yon. So since dito sa ating example ay pwede natin mabago, so wag mong ilagay yung number. Ang ilalagay natin dito is yung cell reference, which is ito, B3, then we have plus M. C3. So, enter natin. So, kagandahan nito, pag i-change ko siya dito, from 30, gagawin kong 40. So, magbabago siya. So, kukopyahin na lang natin gamit yung autofill. For the difference, so, equals, then, number 1, the operator is a dash for the subtraction, then C3. Enter. Then, I will just copy the formula by using the autofill. Okay, and for the product, we have, okay, B3, and for the multiplication, we have asterisk, then number 2, then we have 40 times 10, we have 400, and for the quotient, we have equals, then number 1, and the forward slash, that's for the quotient, and number 2, then we have
copying. So kung mapapansin natin dito, yung quotient natin dito, hindi siya a decimal. So pwede naman natin yung i-change into decimal. So 40 divided by 10, so we have 4. 25 divided by 5, we have 5. And 30 divided by 6 is 5. So for example, may babaguhin ako dito, gagawin ko siyang 40. So titingnan natin ang kagandahan pag naka-formula ay nagbabago na yung result doon sa cell na nilagyan natin ng formula. So 46, so we have 46 for the sum. For the difference, we have 34. And for the product, we have 240. And we have 6.67.